So hello, kamusta mga kapatid? And again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At guys, marami nagko-comment sa video natin regarding dun sa DJ May, bakit gano'n, naban yung account ko. DJ May, nagkaroon ako ng suspension, so bukas ulit ako makakapag-live. So ayan guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga hindi nyo dapat gawin habang naka-solo live kayo sa Popo Live Streaming app. So let's go! So para sa akin guys, ito yung pinakaunang ruling, no? Lalo na pag magso-solo live kayo, is that wag niyong subukan na sabihin natin wala kayo or busy kayo, tapos tatawagin niyo yung mga kapatid niyo o nanay niyo, tatay niyo or kahit sino na mag-live sa account niyo, no? Kaya nga po merong tinatawag na face authentication si Popo Live Streaming app is para ma-monitor niya kung kayo ba talaga yung nagla-live. So automatic guys, for example, busy ka tapos tinawag mo yung kapatid mong lalaki, no? Even though kamukhang kamukha mo yan, 'di ba? Madedetect syempre yan ni Popo. So automatic pag may naligaw sa inyo na admin from Popo Live Streaming app, is malaki yung chance na maban or sabihin natin ang pinakamasama dito, ma-terminate pa yung account nyo or sabihin natin magkaroon kayo ng suspension, which is hindi na kayo makakagawa ng panibagong account kasi nga na-face authenticate na kayo. Diba? So nakakalungkot naman yun. Pangalawa guys, para sa akin, iwasan nyo yung paalis-alis kayo sa inyong solo live. Okay? So sana guys, pahalagahan nyo yung account nyo sa Popo Live Streaming app kasi alam naman natin na hindi tayo makakapag-live hanggat hindi kayo na-face authenticate or hindi kayo nagdadaan doon sa face authentication process ni Popo. So ibig sabihin, isang tao is pwede lang kayo magkaroon ng isang account. Diba? So hindi kayo pwede gumawa ng multiple accounts na sabihin natin dalawa, tatlong account na magla-live kayo. So guys, isa lang yung account na pwede kayo mag-live. Sabihin natin pwede kayong gumawa ng mga dummy accounts. For example, maglalaro kayo dun sa account nyo. Pero guys, no, so dapat ingatan nyo yung account nyo kasi every person is meron lang silang isang time or one account. So one person per account, parang ganun. Kasi sa pangalawang sabihin natin, gumawa ulit kayo ng account, so madedetect yan ni Popo na nagkaroon na kayo ng unang account kasi nga doon sa tinatawag natin na face authentication. So ulitin ko guys, iwasan niyo yung paalis-alis, 'di ba, sa camera. Si Popo Live Streaming app, no, baka kasi akala niyo is simpleng live streaming application lang 'yan. Guys, lalo na ang usapan dito ay pwede kayong kumita totoong pera, 'di ba? So syempre ang Popo Live Streaming app hangga't maaari, gusto niya talaga sa inyo is maging responsable kayo. Or hangga't maaari, dapat gawin niyo yung duties and responsibilities niyo bilang live streamer. Hindi lang yung basta babanat kayo dito nang wala kayong kaalaman, 'di ba? So mas maganda guys, bago kayo sumabak sa Popo or bago kayo mag-live stream, is make sure na basa niyo yung rules niya. Okay? So yung pangatlo naman guys, iwasan niyo magpakita ng mga bata o sabihin natin for example naka-solo live kayo. No, iwasan niyo magpakita ng inyong mga sabihin natin anak niyo, yung mga nakababata niyong kapatid. So kasi alam niyo naman si Popo pagdating sa ganyan is sensitive din siya kasi baka mamaya may makita sa inyo habang naka-live na dala niyo yung baby niyo or kapatid niyo. So minor de edad niyong kapatid, di ba? So bawal 'yun sa Popo. Okay, hangga't maaari guys, dapat kayo lang po talaga yung makikita sa screen. So dapat hangga't maaari, kung ano lang, kung sino yung register or kung ano yung na-face authenticate, yun lang yung makikita sa screen. Baka kasi mamaya, ang dami nyo doon sa live, di ba? It's either dalawa, tatlong tao kayo doon. So hindi natin masasabi kung anong pwedeng gawin ni Popo Live Streaming sa inyo. Okay? So yung pang-apat naman guys, para sa akin ito na yung pinakalas. So mag-focus kayo dun sa susuotin nyo, lalo na dun sa mga kababaihan, ano. So lingid naman sa kaalaman nyo guys na talaga may mga kaibigan tayo na alam nila yung strategy, no? Nakukuha nila yung tamang sabihin natin attractiveness, no? So ibig sabihin guys, kung magsusuot man kayo ng mga medyo ma-sexy na damit, so wag naman yung masyadong expose. Ang ibig sabihin guys, kasi maaari din kayong maban pagka nakita ni Popo na parang sobra-sobra na yung sabi natin talagang kitang-kita na yung mga hindi dapat ipakita, no? So medyo natatawa din kayo for sure kasi for sure marami kayong nakikita na ganito sa Popo Live na halos ipakita na lahat, di ba? Ang ibig ko sabihin guys, no, yung sakto lang, huwag niyo masyado ibulgar yung kaluluwa niyo, no? Because at the end of the day, professional pa rin tayo kasi ginagawa natin tong live streaming para kumita and at the same time maipakita yung talent natin, yung mga kaya nating gawin sa buong mundo. Kasi Popo Live Streaming app is an international application, hindi lang naman ito sa Pilipinas, so meron din sa ibang bansa, 'di ba? Sa Europe, sa Asia, 'di ba? USA, so kahit saan, Africa, India, 'di ba? So yun yung ibig sabihin ni DJ MA sa inyo guys na kung kayo man yung magla-live
Be professional, iwasan yung magsuot ng sobrang exposed na damit. Pero alam naman natin na yan ay isang strategy para kahit papano makahakot kayo ng viewers and gifters. No? Alam naman natin yan, yun yung base sa ating observation. Pero wag naman sana dumating sa point na sobrang kitang-kita na. No? So wag naman, kasi maaari kayong maban pag naligaw sa inyo yung sabihin natin, popo admin, kasi may mga tinatawag dito na pulis. Diba? Kumbaga ito yung mga nag-check sa mga live stream natin, chine-check nila kung sumusunod ba kayo sa standards. Diba? So ayun. Tapos guys, ito pa pala, no, maalala ko, pag mag-upload kayo ng cover photo, diba tuwing magla-live kayo, ang requirement dyan is dapat meron kayong parang photo o live photo. Diba? So make sure guys na klaro yung background, and at the same time, dapat klaro din yung ano, yung picture nyo para kahit papano pumasa kayo. Kasi minsan guys, nangyari sa akin dati, in-edit ko yung ano, yung picture ko. I mean, naglagay ako ng mga special effects or what. So hindi pala siya pwede kay Popo. So dapat guys, natural lang hanggat maaari, make sure na realistic yung background, no? So dapat talagang klaro yung itsura nyo para kahit papano pumasa siya doon sa live photo. Okay? And bonus na kaalaman guys, doon sa mga nagtatanong pala, alam ko out of the topic na to, no? So doon sa mga nagtatanong pala kung ilang coins ang pwede nilang gastusin, lalo na doon sa mga lalaking live streamer para mag-level 10 yung kanilang mga wealth level. So guys, pwede kayong pumunta sa inyong mga sari-sariling Popo account doon sa dashboard nyo. Tapos may makikita kayo doon na level. So check nyo doon guys, doon sa wealth level. Nandun yung corresponding level at kung ilang coins ang kailangan nyong sabihin natin iba to or gastusin para umabot kayo ng level 10. And by the way guys, paalala ko lang sa mga kalalakihan na even though makapag-live na kayo, hindi pa rin po mababago yung task natin. So sad to say, no? So ganun pa din ang task natin. Hindi siya mababago katulad nung sa mga babae. Sa mga babae kasi guys, even though hindi sila level 10, no, may mga task talaga sila na kung saan sa mga bago, yung newbie task na 10,000 points, no? So dapat hindi nyo sasayangin yon sa mga bagong female na live streamer dito sa Popo. And of course yung crown seat sa mga lalaki guys, walang ganon. So even though mag level 10 tayo, yung wealth level natin, even though makapag live stream tayo, is hindi po mababago yung ating task. Okay, so wala tayong ibang dapat gawin dito kundi alam mo na, talagang ano lang, sipag lang, no, sa mga kalalakihan dyan, sa pag-i-invite, sa pagla-live stream, no? So tamang stroll sa mga party live, tamang gala-gala lang, no? Kasi sa mga babae, mag-task lang yan sila everyday. Talagang hindi sila masisiro sa points. Automatic meron sila makukuha talaga. Okay? So yun lang naman guys, no? Sana po marami kayong natutunan sa vlog na to. And kung may mga katanungan pa po pala kayo regarding sa Popo Live Streaming app, so pwede nyo akong i-chat sa akin Facebook. Kasi dito sa Popo guys, may bayad. Kaya mapapansin nyo minsan nag-chat-chat kayo sa akin dito, hindi ako makapag-reply. Kasi may bayad dyan guys na 10 P-coin or 10 coins. So mas maganda makapag-chat kayo sa akin sa Messenger para kahit papano is ma-replyan ko kayo. Pati pwede ako makapag-send sa inyo ng video tutorials, mga pictures, no? Hindi kasi katulad dito guys sa Popo na bago ka makapag-send ng video ng pictures is kailangan mo pang magbigay ng gift dun sa mga i-message mo. So mas maganda sa Messenger. And by the way guys, kung gusto nyo palang mag-register dito sa Popo, meron tayong link sa ating video description na kung saan alam niyo yun. No? So talagang para makagawa kayo ng inyong Popo account, and of course sa mga gusto maging agent, so meron din tayong link sa ating video description. Okay? So yun lamang guys, and by the way kung may mga katanungan, just message me or mag-comment dito sa ating comment box, diba? So napakabilis talaga magsalita ni DJ MA. Pero ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Good luck, God bless, at magkita-kita po tayo sa ating next vlog.